Kaya na po yung isda na malaki, nakadiskisan ko na po, hindi pa tapos. Ito, pa-continuous pa lang po ako, pero gamit ko ang kutsilyo na maliit dahil pag ginamit ko po itong mga malalaki na po ng mga kutsilyo ay ang bigat. Tapos yung sakit pa sa kamay, medyo nabubusan ako ng lakas. Kaya ginawa ko po ay mano-mano na lang ako dito sa maliit na kutsilyo para kahit papano ay unti-unti natin nakakaliskis yung malaking isda. Ayan. Kasi nga po doon sa fish market, pag bumibili po ako doon ng isda, pag pinapalinis ko, bukod na sa matatagalan, may bayad. O syempre, hindi pa tayo sila maglilinis na magkakat doon ng katulad ng hiwa dito, hiwa doon ni Rebre. Eh, ibang presyo na yon. So, ginawa ko kasi nga ayaw ko na matagal. Kaya gusto ko pagkatapos ko bumili ng isda, ay matatapos ako agad-agad tapos makauwi. So, dito na ngayon ako tsatsaga mag-aliskis kahit na mahirap. Okay lang, pero nandyan na tayo. Tapos yung isa naman yung natapos ko, nakaliskisan. Ayan. Okay na siya. Ayan. Yan siya. Natapos na po yung isa dyan. Kaya yan, okay na siya. Tapos yung iba naman ay nalinis ko na rin. Natanggalan ko na rin ang mga balat. Tapos ito naman yung squid. Pusit ba? Tapos ito naman yung maliliit na isda. Okay na siya. Tapos siya naman yung iba. So, binawasan ko na rin para hindi abuso dahil nga pagka marami, hindi nila kinakain. Kaya ginawa ko bawas-bawas para second bat meron ako luluto ulit. Ayan na po ang aking isda na nilinis na lapo-lapo. Flawless na po yan kasi malinis na. Habang ang isa naman na sa tabi ay tapos na. Ayan, nahiwaan ko na. So, continuous ko po yan. Malalaki na yan kasi hiwain ko pa ng slice na pagkahiwa. Ayan. Flawless na. Gamit po ang maliit na kutsilyo. Ah, diba? Sarap. Okay. Ito naman yung isda si Bas. Nalagyan ko na po ng mga kanyang ingredients. Ayan na. Ilalagay po natin sa oven ngayon. Ayan.